Isa sa masasabi nating programa na inilulunsad ng diocese sa kasalukuyan, no, sa pamumuno ng Diocesan Service Commission, no, sa pamumuno ng ating commissioner na si Father Aldrin Domingo. At may blessing po ito ng ating mahal na obispo, Lubhang Kagalang-galang, Sopronio Ibangkud, ay itong programa na tinawag na Alay Kapwa sa Pamayanan, Caritas Kindness Stations. Ito po ay isang programa ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-anak sa pamayanan. Dahil alam natin sa kasalukuyan, no, walang, hindi nakapagtatrabaho yung iba, ay napakaganda na tayo ay magdamayan. Ay siguro maganda pong makita natin dyan sa screen. Ito, no? Ito pong babasahin ko sa inyo tungkol sa programang ito. Ito ay konteksto ay doon sa awit, na awit ating inaawit lagi. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At sa English, take what you need, spare some for others, give what you can. Ano po ang mission-driven itong programa na ito? Ang sinasabi po ay ang misyon ng simbahan, o tinatawag natin mission-driven, ay napatuloy na makilakbay sa kanyang sambayanan. Ang simbahan bilang isang sambayanang naglalakbay. Ang pangunahing konsiderasyon sa pagtulong ngayong panahon ng COVID-19. Maliit o malaki man ang ating pondo, tayong bilang simbahan ay hindi titigil sa pagsubaybay ng misyon na ito. One Church. Kaisa ng CBCP, NASA, Caritas Philippines, ang ating sama-samang pagtugon laban sa COVID-19 ay tatawagin nating Alay Kapwa sa Pamayanan, Caritas Kindness Stations. Ito po ang dapat makita sa lahat ng pagpapadama ng presensya ng simbahan sa kanyang pamayanan. So ang simbahan po, no, ay, no, tinutugunan yung mga pangailangan nating spiritual, no, pero pinagsisikapan din ng simbahan na matugunan kahit paano yung ating pangailangang temporal. Action. Ano po ang dapat nating gawin? Bilang sambayanang bumubuo sa parokyang katedral ni San Nicolas ng Tolentino, ay hinihimok ang bawat isa na makibahagi sa kampaning ito ng ating simbahan. Nang bawat isa sa atin ay mapaglingkuran o matulungan, lalo't higit sa panahon ng krisis na ngayon ay ating kinakaharap. Una, pinasimulan na po ng ating katedral sa pamamagitan ng ating pondong pastoral ni San Nicolas ang pamamahagi ng pantawid pagkain. Isang araw, kami po ay nagdala ng mga 2 kilo ng bigas, canned goods, coffee mix at noodles ng pinakamahihirap na pamilya sa iba't ibang barangay natin na nasasakupan ng ating parokya. Ang mga ito ay nakilala at napili natin sa pamamagitan ng tulong ng ating mga barangay pastoral council. Nabahagina na natin ang 10 sa pinakamahihirap na pamilya sa bawat barangay. Ikalawa, gayunpaman ay mithiin po ng ating parokya na sa bawat linggo na mga darating ay patuloy pa nating maisagawa ang nasabing pamamahagi ng mga pagkain sa mga mahihirap na pamilya ng ating mga barangay upang matulungan ang bawat pamilya na makatawid sa buhay na ito sa panahon ng krisis. Paraan upang makibahagi sa pagtulong. So ano pong dapat natin gawin para tayo makiisa dito sa programang ito? Bilang kaisa sa bumubuo ng ating simbahan, buong galang kaming lumalapit sa inyong bukas palad at mapagkawang gawang kalooban na makibahagi sa ating gampaning ito. Narito po ang mga kaparaanan. Maaari kayong magbigay ng mga donasyon sa tanggapan ng ating katedral o sa inyong barangay pastoral council heads tulad ng mga sumusunod. Bigas, pagkain na sa lata o canned goods, noodles, biskuits, iba pang makakain o cash upang makabili ng iba pang maaaring maibahagi. Center,
ang ating parokyang katedral at bawat kapilya sa mga barangay ay magsisilbing alay kapwa sa pamayanan Caritas Kindness Station. So, maaari po itong mga ipagkakaloob ninyo ay dalhin ninyo dito sa ating katedral o pwede ninyo pong dalhin doon sa inyong barangay pastoral council head. Safety first. Kinakailangan natin na mahigpit na pagsunod sa mga protokol at patnubay na binuo ng ating pamahalaan para sa tamang kalinisan o proper hygiene, social distancing, paggamit ng face mask, gloves, alcohol at iba pa. Kaya't sa pag-repack ng relief goods ay sundin natin ang mga tagubilin upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Iniminumungkahay na 3 hanggang 4 na tao lamang ang magsasagawa ng nasabing gampanin sa bawat kapilya. Magsuot ng face mask, gloves at magdala ng alcohol ang magsasagawa nito. System of delivering the goods, paano natin dadalhin? Ang ating parokyang katedral ay dadalhin ang mga nalikom o naihandang makakain ng pamilya sa bawat kapilya ng mga barangay. Letter A, 10 balot ng mga pagkain sa bawat barangay ang ihahanda ng parokya at ang mga malilikom naman ng bawat barangay pastoral council sa bawat linggo ay kanilang idaragdag sa kabuuang bilang upang agaran ding maitulong sa mga mahihirap na pamilya sa kanilang nasasakupan. Letter B, sa pamamahagi naman sa bawat pamilya sa iba't ibang lugar ay kinakailangan na 2 lamang ang magdadala gamit ang tricycle. Ang nakasakay ay driver lamang at 1 pasahero o anumang sasakyan. Magsuot ng face mask, gloves at magdala ng alcohol ang magsasagawa nito. And letter C, huwag na hayaan ang matandang miyembro o senior citizen ng Barangay Pastoral Council ang magdadala sa mga pamilya sa iba't ibang lugar. Ito ay upang mapangalagaan natin sila dahil sila ang mas mapanganib o risky na matapuan ng sakit. Kaya ipamahala na ang gampanin sa mas nakababata at may maayos na kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa mga gampaning naging mga sugo ni Kristo. Patuloy nawa tayong lahat na ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Hesus na nagpakasakit na matay at muling nabuhay. So ito po, nailahad na natin ang mix sa pwedeng magbigay ng tulong bilang individual o bilang isang pamilya, no, o isang organization, no? Kaya pwede po kayo mag-usap-usap at kayo ay maisagawa ang kaparaan ng ito para po tayo magtulong-tulong po upang ang pinakamahihirap dito sa ating parokya ay matulungan natin. At yung mga taga-barangay naman po, gaya ng nasabi ko, ay pwede rin pong maglikom, no? Kaya yung dadalhin po namin sa bawat kapilya ay pwede rin tapatan ng mga nasa barangay sa abot ng inyong makakaya na maipagkaloob. So sa gayong paraan, tayo po ay nagagawa itong ganitong krisis, no? Ay sa pagpili natin ng tamang pagpili na tayo ay mag-alay kapwa.